ang Pilipinas ay isang bansang tropikal na siya ring dahilan kung bakit maraming uri ng mga ahas ang matatagpuan dito. At madalas, nagdadala ito ng takot sa nakararami. Ngunit alam nyo ba na dito sa Los Baños, Laguna, may kinikilalang babae na siyang nilalapitan sa mga pagkakataong may kinalaman sa ahas? Kakaiba ito ha? Kaya naman sa araw na ito, kilalanin natin ang herpetologist na si Dr. Leticia Afuang na binansagang Snake Lady of Los Baños. Tara at samahan nyo kami dito lang sa DOSTv, Science for the People. Ahas ay uri ng reptile na may mahigit 3,000 species sa buong mundo. Sila rin ay maituturing na cold-blooded animals dahil nakadepende ang kanilang body temperature sa lugar na kanilang kinalalagyan. Sa kabila ng di pangkaraniwang itsura ng mga ito, ang mga ahas ay hindi natin dapat katakutan. Bakit nga ba? Upang alamin kung bakit, tara at samahan niyo akong kilalanin si Dr. Afuang. Ma'am Leti, ano po ba yung herpetology? Ah, herpetology is the study of amphibians and reptiles. Mm-hmm. Sa madaling salita ay lahat ng mga palaka, ahas, butiki, buwaya, mm-hmm. pati mga turtles ay kasama sa pag-aaral ng herpetology. Sa totoo lang, yung herpetology na coin galing sa salitang Greek na herpeton, mm-hmm. anything creeping. No? So, study of things that are creeping. So, associated yan sa mga, yung gumagapang nga yes. naman yan sa lupa, mga uh-huh. nakatago at uh-huh. mga misteryosong, parang nakakatakot. Uh-huh. No? Pero, ang isa pa dyan is, generally, ang amphibians and reptiles ay tinawag na herps. Kasi nga, yung creeping quality nila. Uh-huh. Pero, magkaibang pamilya yan sa sa grupo ng mga malalaking hayop. Ang amphibia ay iba, ang reptilia ay magkaiba. Pero dahil pareho sila ng ecological distribution, yung mga lugar kung saan mo makikita ang ahas or ang mga butike, ay halos pareho rin nung kung saan mo makikita yung mga palaka. Pinagsama sila. Kasi alangan namang paghiwalayin mo pa na makakakita ka kunwari ng ahas, normally, kaya sila magkasama doon, ang mga palaka ay nagiging pagkain ng mga ahas, nagiging pagkain din ng mga iba pang reptiles. Mm. So, very, very closely associated sila. Pinagsama na lang sila. Oo, naging herps. O baka naman pero dahil magkasama sila, kinain na ng ahas. Hindi ba ganun yun? Ay, hindi naman. Basta okay. Pag sinabing herps, alam mo agad na amphibians and reptiles yan. Pero vernacular yan. Parang hindi siya scientific norm or pangalan. Okay. Pero it is very, very convenient. Kaya it has been carried through many years. Mm-hmm. Pero sa dami ng hayop daan sa nakapaloob sa herpetology, mm-hmm. bakit ahas ang naging interest ninyo, ma'am? Marami nung nagsimula kasi ako mag-aral ng mga ganyan, amphibians and reptiles. Bata pa ako, interesado na ako na na-influensyahan ako ng biology teacher ko. So, preserve na kami ng palaka, uh-huh. ng butiki, uh-huh. ganun. Yung ahas, ako parang takot din. Pero habang nagmamature ako, naging zoologist ako eventually, tapos naging wildlife biologist ako eventually, parang tuwing ako'y may ilelecture uh-huh. tungkol sa amphibians and reptiles, ang daming nagtatanong tungkol sa ahas, nakakalimutan ng palaka, uh-huh. nakakalimutan ng butiki. Kitang-kita mo sa tao na merong inherent na either interest or takot. So ako, I take the opportunity to explain. And so sa akin, hindi naman talaga ako biased sa ahas. Pero mga tao ang nangangailangan ng pangunawa. Kailangan maintindihan nila para yung cloud ng mystery at fear, at least I can be instrumental in clearing it. Tama. To their minds.
ganun. Na dapat hindi tayo matakot sa ahas. Oo naman. Kasi minsan kahit nga panaginip, kinatatakutan na, naginip ako ng ahas, masama yun. Yes, may kilala nga ako, sabihin mo lang yung salitang ahas, kinikilabutan ng ligas na. So, medyo kailangan tanggalin natin yon. Okay. Kasi kaibigan natin ang mga ahas, sa totoo lang. Okay, so mas kaibigan talaga natin. Parang patay ko, hindi pa convinced na kaibigan talaga natin ang ahas. Na, diba? Pero ayan, meron tayong mga samples dito. Yeah. Pwede nyo sigurong ipakilala din sa amin ano ba yung mga venomous snakes at saan nakikita yung mga klaseng ahas na gano'n. Okay, ganito yon ha. Sa lahat ng, basta ahas lang tayo, yes, sige. Ma'am. Sa lahat ng ahas, may apat na klase. Base sa ipin nila. May ahas na walang fangs. Mm? Aglifos. Pag kumagat yan, maiiwan yung ipin niya sa'yo. Uh-huh. Matutusok-tusok ko lang ng konti. Pero matatanggal mo yan. Magagamot mo ng alcohol. Okay ka na. Okay. Walang problema. Uh-huh. O kung takot ka naman na matetanus, edi magpa-inject ka ng tetanus. Ibetadine mo. Okay ka lang. Ito yung mga tinatawag na freshwater snakes. Snakes. Yun, makikita mo sa fish pond. Galit ang mga fish pond owners yan kasi gustong-gusto nila yung mga tilapia. Kinakagat nila yung buntot ng tilapia. Di syempre pumapangit yung quality ng tilapia. Okay lang yun. Baka may mga nakain ko tilapia, kinagat ng ahas. Hindi, makikita mo naman yung tanggal. Okay. Hindi ka rin apektado. At saka wala silang venom kasi wala silang fangs. Mm-hmm. Ngayon may tatlong may fangs. No? Yung fangs na yung nasa harap, ito yung malakas gumawa ng venom. Ito yung mga pamilya ng cobra. Okay? Ito yung pwedeng sumirit. Tusukan. Titira sa'yo. Ganyan, no? Parang injecting siya. Tapos sabihin nyo, kaibigan ka niyo, ahas. Tapos, pag nakaposition siya, ganyan, no? Ganon yan. Pag napaposition mo siya, kaya niyang lumundag mga isang metro para abutin ka sa pagkagat. Agresibo ang cobra. Okay. Pero isang grupo lang sila. Okay? Merong isang grupo din ng ahas na, ito yung, proteroglyphos. Medyo scientific yung term. Pero yung fangs niya nasa harap. Nakaganyan. Ito yung ulo niya and ito yung fangs. Meron din yung naka-fold ang fangs niya, nakaganyan. Na pagkakagat siya, igaganon niya, tsaka siya igaganon. Yun yung viper. Example ito. Viper yan. Ang fangs nito, naka-fold. Ilalabas, naka-fold yan. Nababalot ng muscle. So, pagkakagat yan, ilalabas muna niya, ganun. Pag ganyan, kaya lang ito, ganun pa. Ito yung mukha niya, no? Naka-fold. Igaganyan niya, tsaka siya, ganun. Kaso lang, ito, medyo parang tamad or mahiyain. Sa English, docile. May mga video ako dyan na, ito ka, nagvi-video ako ganyan. Mm-hmm. Basta hindi ko siya gugulatin. Hi, Viper! Chika lang siya. Chill lang siya. Magpapavideo pa siya sa'yo. May ganyan akong mga picture ng Viper. Oo. So, Ma'am Leti, paano natin ma-identify yung venomous and non-venomous na ahas? Okay. Una, kailangan medyo yung kulay, no? Mm-hmm. Sabi ko, yung mga pinakamakukulay, usually mga bars at may red at dilaw at black. Medyo yan ang mga poisonous. Okay. Ano? Venomous, by the way. Tapos lahat ng sea snakes, venomous. So lahat ng ahas sa dagat, whether stripe or bar, ay venomous. So dapat ingatan yun? Yes, ingatan. Tapos, dun sa forest areas naman, yung snake na triangular ang ulo, yung... Parang triangle. Parang pusong binaliktad, tapos may leeg na ganon. Usually green ang kulay nila, although merong golden. Ito yung tinatawag na pit vipers. Madami yan sa Batanes, meron sa Palawan, dito meron sa atin, mga pit vipers ay venomous. Tapos, ang pinaka-agresivo,
yellow or may mark siyang black or dark gray. Mahaba, malaki, agresibo. Ay cobra yung ano, pero yung sawa, non-venomous siya. Okay. Non-venomous ang sawa, pero yung agresibo na ayan nga, ang kulay ay dilaw. May mas maraming dilaw sa body pero may markings din ano. At yung may parang may marka ng ocellus kasi yung parang mata sa likod na ganito diyan. Cobra yan. So, very aggressive, very venomous. Tapos, pag nahawakan mo naman siya or nakita mo somewhere along, yung buntot, may scale kasing tinatawag eh, yung scales niya. Kapag buo yung scale niya, ang tawag sa lahat ng scales sa baba, sa abdominal part ay tawag ay ventral. Okay. Ngayon, dun sa may puwet niya, caudal scales yan. Kapag ang scales niya ay buo, venomous yan. Kapag ang scales niya after that, the anus would be divided sa dalawa, usually non-venomous yan. Tapos, yung mga snub nose, yung maiksi ang nguso, parang, kumbaga sa ilong ay panot na ilong, pango. Yung gano'n, pango na ilong. mas pango ang mga ulo ng venomous snakes kasi meron silang isang scale na kulang, tinatawag na loreal. So, wala silang loreals. Mm-hmm. Usually, sila ay venomous snakes. Ayun. At sabi nyo nga, dapat kaibiganin natin, maging kaibigan natin ng mga ahas. Bakit hindi natin sila bakit hindi sila dapat katakutan? Ayan. Una sa lahat, ang ahas ay katulad natin may karapatang mabuhay sa environment. Natural silang nandun kasi bumabalansi sila ng populations ng kapwa nilang wildlife. Kasama silang predators kasi ang role nila. Ang predators may kinakain na prey. Yes. Kapag ang predators ay naubos, ang prey dumadami. Usually, ang populations ng prey nila ay mga daga, mga palaka, mga ibang mas maliliit na reptiles din. Kapag inubos mo ang ahas, walang kakain sa mga ito. Eh, problema talaga natin ang peste. Yes. Ang peste, many years ago, bata pa ako, mounds and mounds of rats were problems to the Philippines. Mm-hmm. Hindi natin alam kung paano siya papatayin, ano. Pero dahil na-realize at nagkaroon ng tamang system din ng management, they can coexist. Naturally, kahit hindi ka mag-exert ng effort, ang daga mo, hindi siya dadami kasi may kakain sa kanya. Yun. O ba't mo katatakutan? Samantalang, sa totoo lang, ang pwedeng makamatay na ahas ay kakaunti versus yung 157. 33 are venomous. Mm-hmm. Only 33. Ilang percent yan, ano? Just about 15, maliit na porsyento. 5% pala. Okay? So, ba't ka kailangang matakot? Kung alam mo kung saan sila makikita, nasa grassland ang cobra, nasa forest ang viper, nasa dagat ang sea snakes, why put yourself at risk? No? All the others are non-venomous. They have venom, pero they cannot kill you. Let them survive. Mm-hmm. Let them stay on there because it maintains a beautiful environment. Ayun. Huwag kang lang, nakakita ka ng ahas, patay agad si aso. Wala naman siyang kasalanan sa'yo. So yung diba? Katagayan na sinasabi lagi, makamandag ang ahas. Dapat mabura na sa isip natin na hindi lahat. Naman lahat ng ahas ay makamandag. Totoo. Okay. Just in case na maka-encounter kami, tayo ulit ng ahas, diba? Ano yung dapat talagang gawin? Okay, encounter na halimbawa, makakagat ka o masasalubong mo yung ahas. Halimbawa, ganun, kung makita ka na, nagpapanik ka na kagad, may ahas. Okay, diba? Kung may ahas at takot ka, meron kang inherent na takot, di kumuha ka lang siya, bugawin mo, huwag mong patayin. Yes. Parang pusa lang. Shoo, matatakot yun sa'yo. Basta't may moving space hindi siya. Hindi tatakbo. Hindi. Pagtatakbo ka, di syempre hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo, pwede ka niyang habulin. Ano? Pero usually, kung takot ka sa ahas, mas takot siya sa'yo. Bakit? Mas malaki ka sa kanya eh. Ganon. Ang tanging mga habol, posible mga habol lang sa'yo ay cobra. Mm-hmm. Pero ang cobra, saan mo siya makikita? Hindi yan pupunta sa bahay mo.
nandun siya sa rice fields. Mm-hmm. Kasi dun siya, or yung king cobra nasa forest. Okay. So halimbawa naman natuklaw ka ng ahas, ano yung initial na gagawin ng isang natuklaw? Okay, tingnan mo yung tuklaw. Mm-hmm. Kung dalawa, kung marami siyang butas-butas, tanggalin mo yung ipin, hugasan mo, paduguin mo, hugasan mo. As much as possible, huwag sabon, kundi tubig na malinis. Tsaka mo dalin sa clinic or sa ospital. Okay, kapag dalawa ang butas, so may fang siya, hugasan mo rin, huwag mo rin sabunin, kundi hugasan mong mabuti, paduguin mo kung kailangan, kung may black siya at medyo parang nangitim na, hintayin mong lumabas yung red blood na lang, no? Tapos, again, go to the hospital. Pero huwag kang magtatatakbo at ano, baka mamaya mamatay ka sa sakit sa puso. Hindi naman pala venomous yung kumagat sa'yo. Mm-hmm. Nakagat ka, pero hindi venomous. Meron nga sa Facebook, nagpapakagat talaga siya sa alaga niyang ahas. Eh. And they don't die. Ganun talaga yun, no? Okay. Meron talagang venom sila, pero kaunti lang, not sufficient to kill a human being. Mm-hmm. So why be afraid? 157 minus 33, ilan yun? O di 124? O lahat ng 124 na yun, hindi mo dapat katakutan. So dapat pagka nakagat ng ahas, o natuklaw ng ahas, maging kalmado lang. Yes, ganun. Kalmado lang. Pero gano'ng patatagal na malakas? Halimbawa kung venomous yung nakakagat sa'yo, kailangan marating na yung ospital at maturukan ka ng paunang lunas? Ah, depende din kasi yan sa dami ng venom na ano. Ang cobra ang pinakamaraming occurrences ng namatay. Okay. Siguro kung marami at malakit, malalim, siguro mga 30 minutes pwede kang mamatay. Pero it can stay on more than 2 hours pa kung una, kalmado, nahugasan, na nalinis, calm, tinakbo sa ospital. Kaya pa yan, more than 2 hours. Huwag lang ma-traffic. Ano, traffic kalaban natin dito, no? Ganon. Ang mga coral snakes, wala pa akong alam na incidences talaga na may pinatay talaga sila. Walang ganon. Ang sea snakes, very, very rare. Wala pa rin ako nababalitaan sa mga fishermen kasi alam nila na yan ay mga maamong, mga, kumbaga maamo at venomous, pero hindi nangahabol at hindi nangahabol. Isda lang ang interest nila sa buhay. Mm-hmm. So, Ma'am Leti, nakita namin na sobrang interesting itong klase pag-aaral na to. Pero bakit kakaunti pa rin yung nasa ganitong field? Yun, ang panimula kasi niya, parang hindi siya na-promote from the very beginning. Yes. Ano? May takot, tsaka may parang nakakadiri siya kasi ang amphibians ay madulas, madumi, makikita mo sa mga ilog-ilog at sa mga putik-putik, pero hindi talaga sila madumi. Malinis sila. O, magkasama sila ng ahas, magkasama sila ng ibang mga reptiles. Parang hindi siya attractive. Pero mula nung na-promote namin siya, marami na kaming na-develop ng mga batang young blood of herpetologists. So, ang interest sa herpetology ngayon, lalo na may international linkages kami. Marami na tayong mga estudyanteng interesado talaga sa herpetology. So, we have developed a number of them. They're good out there in the field. Pero, nandun pa lang tayo sa development process. Okay. Ang kailangan ngayon is, ako, personally, I allow myself to be a venue or a carrier of the information. I raise up interest, pinakikita ko na gaano ka-importante ang pag-aaral. Plus, nagme-mentor ako ng mga estudyante. Plus, meron din ako mga research na mga ginagawa. Okay. Mm-hmm. Oo, right now, I am in the process of, although may mga na-publish na kaming in partnership, kunwari yung checklist of Philippine amphibians. Yes. Tapos, sila Leviton, mga foreign people, nakapagsulat na rin ng checklist of Philippine snakes, no? Sana lang ang government bigyan niya ng mas attention yung tayong Pilipino ang makapagsulat ng mga checklists. Mabigyan ng ano yon. Kami ngayon, in the process with my students, meron kaming key to Philippine amphibians, key to Philippine snakes, key to Philippine lizards,
na inaayos, nasa draft na. Naghahanap actually ako ng funding support for that to get it published. Mm-hmm. Tapos meron kaming iniisip na mga Philippine herp research initiatives. And I'll be looking for funds to sustain that. Parang may nagawan kaming simulang project na yung Project Palaka in vitro, mm-hmm. no? In vitro studies of the life. Kulang tayo sa biological studies. Yes. Wala tayong data. Okay. So, nagsimula kami ng Project Palaka. May balak kaming ikarga din yon sa reptiles. In fact, may collection tayo ng buhay na ahas dyan sa likod mo, no? Ganon. So, Ma'am Leti, ang dami-dami pang dapat magawa at mas ma-encourage pa natin yung ating mga kabataan na i-take itong field na ito. Herpetology. Baka meron ka pang mensahe po sa ating mga taga-subaybay. Okay, sa lahat ng mga estudyante or kung sino man na interesadong gumawa ng research o pag-aaral sa mga, hindi lang naman sa ahas, kundi mga ibang reptiles pa, amphibians, butike, flying lizards, monitor lizards, sa loob ng mga 10 taon, ang daming mga bagong species na na-discover at na-describe. Ibig sabihin, ang lawak pa ng Pilipinas at maraming lugar pa sa Pilipinas ang hindi na napag-aaralan at hindi na sa survey. Marami pang mga bagong discoveries na mangyayari. At the same time, kulang tayo sa biological information. Pwede tayo mag-aral ng biology sa laboratorio. Ito yung tinatawag na captive or in vitro. So, the field is open. There are a lot of opportunities, and I would believe there are a lot of support that we can avail when we do yung seryosong study sa herpetology. Kailangan natin ito para sa paglilingkod natin sa bansa. Kailangan maintindihan natin na ang yaman ng Pilipinas. Kailangan natin ng mga galing na siyentipikong talagang mag-aaral. Dedikasyon, pagmamahal, passion. I'm here to help. I'm here to mentor. I'm here to inspire. Let's go study herpetology. Thank you so much. Maraming salamat po, Ma'am Leti. And good luck. At marami ka pang ma-share na kaalaman sa ating mga kabataan. Okay. Thank you po. Sige, talaga namang kakaiba ang kwento ni Dr. Leticia Afuang. Marami tayong natutunan, hindi lamang sa mga karanasan niya bilang herpetologist, kundi pati na rin sa mga dapat nating malaman tungkol sa ahas. Patuloy niyo kaming samahan sa susunod pa para sa iba pang dagdag na kaalaman sa siyensya at teknolohiya. Ako po si Jel Miranda at ito po ang nag-iisang Daily Science TV show sa Pilipinas. Ito ang DOSTV, Science for the People.